alam niyo ba, mga kadigers? Ang PL daw, mga kadigers, ini-improve nito ang wealth ng nagsusuot at the same time, binibigyan ng direction. Ah! Protection! Diggers, what's up, what's up, what's up? It's Madam Digger Princess Mendoza. Tuwang-tuwa ako kasi ito yung first content ko na dito, ayan, na dito na sa aking bagong studio. Yay! At ayun nga, based sa aking title, ang pag-uusapan natin ay ang mga piyaw, okay? So ito po, different seller to. Meron na po akong na-feature parang 1 year ago na. So ito, different seller. Ang tinutukoy ko po dito ay si Cardingin to. So nagpadala po sila sa akin ng mga bestseller nila na piyaw. At yun nga ang ating pag-uusapan ngayon. Mag-unbox tayo, sasabihin ko kung magkano, tapos kung paano siya isuot, at of course, yung mga kadalasan yung tinatanong about piyaw, okay? So eto na, mag-start na tayo. Oh, ayun. Yung pa rin ang pakulo ni Madam, kahit nag-improve na ang ating background. At eto na siya. Tadaaaan! Ayan. So ayan. Isa. At eto na yung iba. Ayan, nakita nyo na. At meron ding box. Okay. So, pakita ko na sa inyo. Okay. So, una, total naman, nakita nyo naman na, ayan, oh. Okay. So, ito ay string. So, braided string ang tawag po dyan. So, piyaw. Ayan. Okay. Ganito lang siya pag ino-open, oh. Okay. So, ayan. Super dali. Isa daw to sa mga bestseller nila kasi mura lang, oh. 24 karat, 1,886. Ayan, yan yung price niya, mga kadiggers. Okay? Tapos, meron din silang version na ganito. Red string naman. So, merong braided, may hindi. So, ayan. Pakita ko sa inyo, ha? Ayan. Okay? Pareha silang maganda, in fairness. Okay? Ayan. Red string, braided. Yung isa, hindi braided. And, eto pa. Kung ayaw nyo ng mga string, pwede itong mga beads. Wow! Ang tawag naman sa klase ng beads na ganito ay mantra. Okay? So, merong green, merong black, at merong red. Ayan, mantra. Ayan. So, actually, ito pala doble, oh. Ayan. Dalawa yung piyaw. Okay? Dalawa siya, dalawa yung piyaw magkabila. Same dito. Ayan, sa pula, sa itim, sa green. So, parang nagtatayaan lang, di ba? Ito naman, ang price niya is 3,118. At ang 24 karat niya na piyaw, itong dalawa ay, is 0.55 grams. Ayan. So, pili na lang kayo kung anong bet nyo, kung gusto nyo yung red string o kaya naman yung mantra or yung mga beads, okay? Dito ko medyo, sabi ko, ito bago. Hindi ko pa siya nakita. Meron palang ganito, mga kadiggers, no? Ang galing. Ayan, no? See? Meron ganito. Ang galing. Pakita ko sa inyo. Ayan, malapitan. Ito po ay piyaw, pero jewelry na talaga siya, as in. So, necklace, di ba? So, meron palang ganito. Now I know. Ayan, teka lang. Ayan, ayan, ganyan siya. Ayan. At ito naman, mga kadiggers, ay 4.84 grams na nagkakahalaga ng 18,634 pesos. Ang galing. Ang galing talaga. Natutuwa ako. Tsaka makapal siya, mga kadiggers. Hindi siya yung tipong sirain. Alam niyo yun? Ayan. Diba? Very, very, very nice. Galing. Meron siya nakalagay na stamp. Ewan ko kung makuha dito kasi ang liit-liit niya. Pakita ko sa inyo. Ayan. 999. Ayan. Ibig sabihin ng 24 karat. Ang galing. Galing na to, mga kadiggers. At iyan na nga. So, itong mga to, pwede nyo siyang ma-check kay Cardingin to. Ito daw yung mga bestseller nila. Ngayon naman, pag-usapan naman natin, mga kadiggers, kung paano isuot itong mga piyaw. Alam nyo ba, mga kadiggers, na ang piyaw daw, ini-improve na to ang wealth na nagsusuot?
at saka nagbibigay na din ng protection. Wow. At ito pa mga ka-diggers, ano, saan ba dapat isuot ang piyaw? Sa kaliwa o sa kanan? Sinasabi nila na dapat daw ang piyaw ay isuot sa kaliwa para tuloy-tuloy ang swerte. Pero kung ang piyaw mo naman ay made of obsidian, kahit left or right, walang problema. At eto naman, paano naman kung necklace? So, paano siya? Ang proper way daw, eto mga ka-diggers, ano, ayan, dapat daw yung head niya nakataas. So, eto tama to. Diba? At eto pa, pwede ba siyang hawakan ng ibang tao? So, paano kung kunwari nahawakan ng hindi sinasadya ng jowa mo? Magagalit ka ba? Kung magalit, ang gawin mo lang ay i-cleanse mo ng tubig. At ito ang pinakabawal na bawal sa lahat. Huwag na huwag mo siyang ipasusuot sa iba. Kasi po, sabi nila, once na sinuot yun ng iba at merong negativity yung tao na yun, maipapasa yun sa'yo lahat. Kaya, big no, no. At ito pa, ituring nyo rin po yung piyaw na parang pet nyo. So, hihimasin nyo siya, kakausapin nyo, at sabihin nyo sa kanya yung ninanais ng puso nyo. At eto pa, mga ka-diggers, no? Chismis ko lang din, nabalitaan ko, na pag minsan daw, yung piyaw, inisip ko, sasabihin ko, yung piyaw, once na yung piyaw daw nasira, alam nyo, hindi dahil yun sa kung ano man sa mundo, ano? Ang ibig daw sabihin nun ay pinrotektahan ka ng piyaw mo sa kapahamakan o problema. Okay naman mga ka-diggers, sasagutin ko naman yung ibang mga questions, yung talagang popular o talagang na-encounter ko na tinatanong nyo sa akin madalas. Unang-una, talagang ito yung lagi. Bakit daw, nung bumili sila, sinabi na ito ay 24 karat, pero pagdating sa sanglaan, mga ka-diggers, pinacheck po nila, ito ay 22 karat o kaya naman ay 21 karat lang ang kilate. So, syempre, malungkot na malungkot yung ibang mga ka-diggers na nakabili. Bakit daw ganon? Naloko daw ba sila? Kasi po, ganito ang sagot dyan, mga ka-diggers, ano? According dun sa nakausap ko na appraiser, sa kanila kasi, ang 24 karat lang po ay yung mga gold bar. Yung mga alahas po, mga ka-diggers, kahit pa saan galing yan, kahit sabihin pa po na 23% ay 24 karat na alahas, lahat po na yan ay, ang kilates lang ay 22 karat. Meron po ako dating-dati pa na pina-appraise ko din, ang kilates lang nila is 22 karat. How sad! Kaya lang wala tayong magagawa. Ganun po. Ganun talaga. So, ayun, sabihin ko lang yun yung sagot ni MD. Sa mga tanong, ayan, naipon na yung laway ko, kadadaldal ko. Tapos, ano pa bang next question? Ah, eto daw ba, ayan, etong bracelet, pag daw ba kunwari, isasangla, tatanggalin daw ba yung mga beads? Of course, mga ka-diggers. Kasi po, hindi naman importante sa kanila yung beads. Ang importante sa kanila ay ginto. So, kailangan nilang makuha yung weight ng piyaw mo. Kaya tatanggalin talaga nila tong beads. Okay? At kung testing lang, walang problema kasi kakaskasin lang eh. Oh. Kaya lang, kailangan nilang makuha yung weight mo para maibigay yung appraisal. Or masabi sa inyo, yung appraisal value ng piyaw. Okay? Tapos, pangatlo, nade-deform ba ito pag kinilatis or pag kinaskas? Ako sa experience ko po, nung nagpa-check ako last time, yes, na-deform po siya as in, para siyang nauka. So, sobrang lambot. OMG. Kaya, pag-isipan yung mabuti pag mag-a-appraise kayo, okay? So, ayun, talagang grabe yun. Tapos, eto pa pala, sabihin ko lang din mga ka-diggers, pag bibili kayo ng piyaw, kadalasan, meron kayo makikita na butas. Ayan, oo. Ayan, ayan. Nasa paa. Ayan. Butas yan, vent. Okay? Vent yan. Para daw yung init, lumabas. Ayan. And, etong mga piyaw, kadalasan hollow. Depende pa rin sa ano pala. Depende sa bigat. Okay? Pero kadalasan hollow. Tapos, ano pa bang question? Eto ba ay magandang investment o maganda ba siya pang sangla? Okay? So, ayan yung laging tanong nyo sa akin. I think, kasi 'di ba sabi ko nga ituring niyo siyang pet. 'Di ba nagbibigay siya ng protection sa nagmamay-ari, tapos naman nag-iimprove, pwedeng ma-improve yung wealth niyo, pampaswerte, mga ganyan. So kung kunwari ituring niyo siyang pet, yung pet niyo ba isasangla niyo? So parang ganun, ganun yung idea. So parang nakakakonsensya naman mga ka-diggers. Diba? Siguro kung talagang walang wala na talaga kayong choice,
pwede. O kaya naman kung talagang ayaw nyo na, oh, di go. Diba? Ganun lang naman yun. At saka ako naman, opinion ko lang naman to. Nasa sa inyo pa rin naman yan kung ano yung gusto nyo sa buhay nyo. Okay? Kung naniniwala kayo. Kasi kanya-kanya tayong paniniwala. Ako naman, nag-share lang ako ng kakarampot kong knowledge at research, okay? So, para at least may idea kayo, yun lang naman yung sa akin, mga ka-diggers. At ayun na nga, kung gusto nyong bumili ng mga ganito, kasi perfect na perfect siya for Christmas, mga ka-diggers, kasi sipin nyo, very affordable, pampaswerte, diba? Nagbibigay ng protection, ganyan. So, maganda siya talaga pang regalo this Christmas. At kung gusto nyong bumili ng mga ganitong piyaw, ilalagay ko na lang po yung link ni Carding Ginto dun sa description box. O kaya naman, ipipin ko sa comment section para alam nyo na, okay? So, minsan kasi nagkakalituhan tayo kung saan nyo hahanap. Ipipin ko na lang dun, okay? O kaya naman sa description box para doble-doble-doble. Tingnan nyo na lang po, ha? Okay. Ayan. So, ayan. Maraming salamat mga ka-diggers sa panonood ngayon. At see you again sa next vlog. Bye!